Magandang araw bago mag-recess ang Kongreso. Pasado na sa second at third and final reading ang panukalang budget para sa susunod na taon. Tatlong mambabatas mula sa Makabayan Block ang tumutol sa pagpasa ng pambansang pondo. Nasa frontline balitang yan si Marian Enriquez. As many are in favor, please say aye. Aye. As many are against, say nay. The ayes have it. House Bill number 448 is hereby approved on second reading. Matapos aprubahan sa ikalawang pagbasa, agad ding isinalang sa third and final reading sa Kamara ang General Appropriations Bill o ang panukalang 5.268 trillion national budget para sa susunod na taon. Ito ay matapos sertipikahang urgent ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpasa nito. Sa huli, 280 siyamang pumabor sa pagpasa ng budget, habang tatlo ang tutol dito. With 289 members voting in the affirmative, 3 in the negative, and 0 abstentions, House Bill number 4488 is hereby approved on third and final reading. Ang mga miyembro ng Makabayan Block ang tatlong hindi pabor sa pagpasa nito. Ito ay sina Representatives Arlene Brosas ng Gabriela Party List, Raul Manuel ng Kabataan Party List, at Franz Castro ng ACT Teachers Party List. Tingin nila, hindi naging prioridad ang mga programang dapat mas pinaglaanan ng pondo. Ginipit ang mahihirap sa pambansang budget na ito dahil hindi inilaan ang pondo para sa direktang ayuda sa mamamayan at kinaltasan pa ang mga mahalagang programa ng DSWD at DOLE sa panahong hirap na hirap ang mamamayan sa taas presyo. Tinitipid ang serbisyong pangkalusugan at iba pang basic social services dahil inuna ang pagbayad sa utang na ipinamana ng nakaraang administrasyon. Pinalobo pa ang lump sum funds gaya ng sip-sip, pork sa forma ng confidential and intelligence funds, at programadong pondo para sa notorious Task Force ELCAC. Ngayong pasado na sa Kamara ang National Budget, bumuo ng tinatawag na Small Committee ang mga mambabatas para kumolekta ng mga panukalang pagbabago o amendments sa National Budget. 4 na kongresista ang kabilang sa komite. Naipasa ang budget bago ang nakatakdang recess ng Kongreso sa October 1. Itatransmit na ng Kamara ang budget bill sa Senado. Ipapasa ito sa Senado para naman sa sariling bersyon nila ng budget. Saka magkoconvene o magsasama ang dalawang kapulungan para sa bicameral conference para makagawa ng final version ng budget bago ipasa sa Malacanang. Target maisabatas sa Disyembre ang pambansang pondo. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5.